Welcome back to my channel. So ito nga pala yung coco bonsai ko na pinag-eeksperimentuhan ko. Dahil meron kasing nagtatanong sa grupo sa Coco Bonsai Philippines na kung saan po ba mas maganda itanim ang mga alaga nating coco bon. Sa tubig ba o sa lupa? So gumawa po ako ng eksperimento sa tubig at sa lupa. So titingnan natin kung ano yung mas maganda ang resulta. So 8 months na po ito. May video po ako nito noon. Last July ko pinost. So kung hindi nyo napanood yun, nandiyon yung link. O hanap, i-search nyo lang sa YouTube channel ko ang kabuuang video nito. So mula noong July hanggang ngayon, ito na po yung kanyang resulta. So hiwa-hiwalay na po yung kanyang dahon. So ito po yung nasa tubig. So titingnan natin kung gaano siya kalaki o gaano siya kahaba. So by inches po, nasa 5 lang po siya. At ang kanyang lapad ay nasa 9 po. So ang haba ng kanyang dahon, kapag susukatin natin, ay nasa 3 inches lang po. So ito po yung nasa tubig after 8 months. So meron pa pong isa dito nasa tubig. Ito po yon. So kanina ko pa lang ito nililinis. So medyo mas mahaba ito kaysa isa doon. So titingnan natin siya kung gaano siya kahaba. Siya po ay nasa, ayan, nasa 6 po inches. At ang kanyang width ay nasa 11 or 10 and a half. At ang haba ng kanyang dahon ay nasa almost 4 po or 3 and a half. So yan po ang nasa tubig. So meron pang mga ugat na lumabas dito sa labas, kaya papalitan ko ito ng lalagyan. So yan po ang nasa tubig after 8 months. So ito naman po yung nasa lupa. So ang medium na ginamit ko dito ay kukupit. So 8 months na rin ito kasi iisang buwig lang kinuha yung materials na ginamit ito sa iisang puno. Sabay-sabay ko itong tinanim. So ang kanyang haba, ito po yung nasa lupa, ang kanyang haba ay nasa 7. At ang kanyang lapad ay nasa 9 and a half or 10. Yung kanyang dahon naman ay nasa 4. So ganun siya kalaki. So comment nyo lang below kung ano yung gusto nyo, yung nasa lupa ba o nasa tubig. So meron pang isa ditong sa lupa, nililinis ko ito kanina. So ito na po siya. So ang kanyang haba mula dito hanggang dyan ay nasa 5 lang. At ang kanyang top view ay nasa 6. Yung kanyang dahon, so susukatin natin yung kanyang dahon, ay nasa 1 3/4. So ito po ay nasa lupa. Yan. Lupa po ang ginamit or kukupit. So hiwa-hiwalay na rin yung kanyang dahon. Ayan. Meron naman kong isa dito na binalatan. Kasama din sila sa pinag-eeksperimentuhan ko. Kaso yung kanyang ugat lang nito ay nasa 6 lang. Kaya hindi nakapagtataka na maliit talaga ito. So ang kanyang haba nito mula sa kanyang bao ay nasa 6 lamang, 6 and a half. At ang kanyang laki ay nasa
6 din. Ang haba ng kanyang dahon, ayan, nasa 2 1/2. So ito po yun, ito po yung nasa lupa na binalatan. So meron pang isa dito. So ito po yung isa na binalatan. So marami itong ugat. So hiwa-hiwalay na rin yung kanyang dahon at medyo mahal yung kanyang puno. So ang laki nito ay nasa 7. Ang kanyang top view ay nasa 10. At ang haba ng kanyang dahon ay nasa 4. So halos lahat ay magkasing laki lamang. At yung kanyang dahon din ay hiwa-hiwalay. So ito po yung mga green variety na kokobon. So 6 po ito. So 6 po yung ginawa ko. So meron din naman ako itong golden coco. Eto. Na magkasing edad din sa kanila. Pero golden nga lang ito. Mas maganda yung green variety dahil sa ganitong edad, hiwa-hiwalay na yung kanyang dahon. Pero ito, hindi pa. So ito nga pala ay mayroong taas na nasa 7 or 8. Ang kanyang lapad ay nasa 9. So yung kanyang dahon ay hindi pa hiwalay. Na sila naman ay magkasing edad lamang. So kaya masasabi kong mas maganda yung green variety. Meron pang isa dito, ito. Ito, maliit din ito, kasing edad din nila ito, na meron lamang haba na 6 po. Ang kanyang laki ay nasa 6 din. So hindi pa rin hiwa-hiwala yung kanyang dahon. So ganun lang siya kalaki, kaliit. So comment down below kung ano ang gusto nyo, yung nasa lupa o nasa tubig, yung binalatan o yung ganitong style lang. Pero para sa akin mas maganda kasi ganitong style para sure po tayong buhay yung ating mga alagang koko. So sa mga nagtatanong kung alin ang mas maganda, kayo na po ang bahalang mag-decide. So ipapakita ko sa inyo lahat ng mga alaga ko. So ito na po sila. Lahat. So ito po yung binalatan. Iwahiwalay na yung kanyang dahon. Ayan na. Ito pang isa. So ganito lang siya kaliit. So ito naman yung nasa tubig. Iwahiwalay na rin yung kanyang dahon. Ito pang isa nga nasa tubig. So ayan, ganito lang talaga si kaliit. Ito naman yung nasa lupa. Ito rin yung isa. So ito yung nasa lupa ay maliit din. Siguro ganito lang siya kaliit. Katulad din ito. Mas maliit ito. Ito naman ay nasa lupa din. So lahat lang ito ay pareho lamang green variety. Sa isang buwig ko lang ito kinuha at sabay ko itong itinanim. Itong 6 na ito, yung binalatan, ito yung nasa tubig, ito yung nasa lupa. Ito naman ay yung golden coco na hindi ko rin binalatan at diretso ko nang itinanim sa lupa. So maliit din ito, pero hindi pa nagkahiwa-hiwala yung kanyang dahon. Buo pa yung kanyang dahon. Ayan. So para sa akin, mas maganda yung green variety kapag mga newbies pa kayo, dahil madaling mag-mature yung green. Ikukumpara natin dito sa golden coco. Pero tiyaga lang ang kailangan. Dahil may mga golden coco rin ako dito.
na hiwa-hiwalay naman yung kanyang mga dahon. So kung kayo ang pipiliin, halin po bang mas maganda yung binalata na nasa lupa, yung nasa tubig, yung hindi binalatan pero nasa lupa? So comment down below kung saan ang gusto nyo. So don't forget to like and subscribe to my channel. Keep safe, everyone.